po lang ang pinadala niyo? Ah, marami po akong pinadala niyan. Kasama na po yung asawa ko. Hindi, pero ako, si Senator pa to. Si Senator ba to pinadala niyo ho? Ah, hindi po. So, nagtataka lang naman ako ba't niyo ako pinadala dahil para namang hindi ho kayo naniniwala na I support and I will defend to my last breath the right of Muslim women and the right of Filipino women. So, nagtaka lang naman ako. Baka na-miss nyo lang ako, kaya nyo ako pinadalan. Nagtataka lang naman ako kung ba't nyo ako pinadalan. Sabado pa man din. Di man ako, medyo iwas ako ng konting trabaho. Nakita ko, may send ho kayo sa akin ng ganun. Yung na-miss po, totoo yun. Na-miss ka ko yun. Pero, the record show, pinaka- karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Tagigpateros. Salamat po sa mga papuri nyo. Lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi nyo yun. Hira naman, ma'am. Siyempre mo pa. Ito po na eh. Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tuwan-tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot na yun dahil tawang-tawa po yung nandito sa likod ko po. And actually po, I'm buying time because I have a video which binababa pa lang. Kaya imbis na mag-suspend ako, eh sumagot lang po ako sa tanong. Is it ready? Wait, Senator Pia Cayetano. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Maraming salamat po Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po ay nakahanda na pong tumanggap ng mga katanungan. Ako na. Yes, Mr. President, I think the chairperson would make a manifestation on the part of the committee's latest update on the nature of this measure. May we recognize Senator Robin Hood Padilla? Senator Robin Padilla is recognized. Opo, ako po ay mahal na Ginoong Pangulo, nais ko pong ipahayag na sa opisyal na talaan na ako po ay nag-file ng amendment in the nature of substitution at konsiderasyon ng amendments po mula po mismo sa ating mga kasamahan dito sa Senado. Senator Pia. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session suspended. Our colleagues who may want to ask questions while they are proposing amendments. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. Thank you, Mr. President. There are no committee amendments and so I move that we close the period of committee amendments. I so move, Mr. President. Is there an objection? There being none, period of amendments is hereby closed. Mr. President, I move that we open the period of individual amendments. Is there an objection? There being none, motion is approved. Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So move, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko pong magpahayag ng maikling manifestasyon. Isinumiti po ng inyong lingkod ang aking amendment in the nature of substitution sa ating bills and index sangayon sa Rule 29, Section 82, Paragraph 2 ng Rules of the Senate. Ang advance copy po ng nasabing amendments ay naipamahagi na po sa mga kagalang-galang na miyembro ng lupo na ito. Nais ko pong ipahayag ang opisyal na talaan
na ang amendment in the nature of substitution ay konsolidasyon ng amendments po mula mismo sa ating mga kasamahan dito sa Senado. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Majority Leader. We introduce her individual amendments. I move that we recognize Senator Pia Cayetano. So move, Mr. President. Senator Pia Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, I would like to still ask a few questions, more of clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Tagigpateros. Salamat po sa mga papuri nyo. Lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yon dahil hindi na ho relevant yon sa ating interpellation. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi nyo yon. Hira naman, ma'am. Sipatra mo pa. Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tuwan-tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot ngayon dahil tawang-tawa ho yung nandito sa likod ko po. And actually po, I'm buying time because I have a video which binababa pa lang. Kaya imbis na mag-suspend ako, sumagot lang po ako sa tanong, is it ready? Not yet. Okay, hindi pa siya ready. Before we continue with the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to go accept. We'll move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Na. If you can make a motion, that the body accepts the amendments on the, in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Hindi na kasi na ano. I just Ginoong Pangulo, I move. Session suspended. Body. We recognize the sponsor of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Aba, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At mula po sa Tagalog, ay i-Englishin natin. I move that we amend the bill in the nature of a substitute by striking out all the text after the enacting clause and inserting the language or text contained in the substitute bill as distributed earlier today with a copy thereof filed with our bills and index service. Maraming salamat po. I so move, Mr. President. Is there any objection? Dahil wala po tumututol, ang ilong motion ay aprobado na po. That we recognize the distinguished lady from the city of Taguig and Pateros, Senator Pia Cayetano, for her individual amendments. So move, Mr. President. Senator Pia Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the sponsor, pwede ho ba akong magtanong ng konting-konte, pero more of manifestation po nung position ko dun sa bill na ito. Opo, inuulit ko po, isa pong malaking karangalan para po sa atin ang marinig po ang manifestasyon ng atin pong kagalang-galang, maganda at matapang na senadora mula po sa Tagigpateros. Tinatanggap ko ang inyong mga papuri pero hindi ho mababawasan ang aking mga tanong. Parang rewind. Mr. President, with the permission of the body, I have a very short video. I think it's 38 seconds. Hindi nga ito bago. Nasa YouTube po ito. It's one of my favorite videos. It combines my love of sports, my passion for defending women, and fighting against discrimination. Anyway, are we ready?
while we're waiting, may I request the SecGen to ask our technical experts to check, kasi natagalan tayo dahil kailangan pang ng hard drive. Eh, YouTube lang naman yon, so sana madaling i-ganon, di ba? Baka kaya na upgrade. Anyway, please watch. But can we repeat from the beginning? Many of you might have seen this. It's girls playing football. One of the football players is in a hijab. And in the course, nagalaw yung hijab niya, which is a concern for her dahil nga sa kanilang reliyon, kailangan nakakover nga ang kanilang ulo. So tinakpan siya ng mga teammates and even the other team, both teams, covered this girl to give her the privacy and the respect that she needs na ma-restore niya yung kasuutan niya ng tama. Ang dami-daming... Yes, lumayo din yung camera. Oo, to give privacy. I love this. I've seen it so many times. Hindi ko yan pinapalagpas. Pinapanood ko ulit. Kasi it is truly a illustration of the respect that women have for each other. And so this is the same respect I bring to the floor as we discuss this bill, Your Honor. May I know from His Honor kung napanood niya na ito? Opo. Ito po ay isang malaking pinag-usapan po ito sa Muslim world. Okay. Opo. And kung naalala niyo ho ba, pinalabas ko na rin ito dito nung ako yung unang nag-interpellate. Pinalabas ko na din po yan. So alam ba ng ating kagalang-galang na sponsor na andyan po ang aking suporta, respeto, at pangakong i-defend ko po ang ating mga kababayan at kababaihan, whether they are Muslim or not. Alam ho ba ng ating kasamahan yon? Ah, opo. Mahal na Ginoong Pangulo, kilalang kilala po ang ating senadora na ipinaglalaban ang hindi lamang po ang mga Muslim na kababaihan, kundi lahat po ng kababaihan, basta kasarian po, hindi lamang po sa kababaihan, lahat po ay inyo pong ipinaglalaban. Eh, ba't niyo ako pinadala ng reel sa Instagram ng si Prince Charles nung prince pa siya? Yan nagsasabing may mga karapatan at dapat itaguyod at proteksyonan ang karapatan ng mga Muslim na kababaihan. Nagulat ako na pinadalhan niyo ako nun. Kayo ba nagpadala nun o staff niyo? Hindi po, ako po. Yung po ay Ginoong Pangulo. Ang tawag po namin doon sa Islam ay dawa. Parang preaching. One way of communicating the teachings of Islam. Na para pong sinasabi na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa po siya sa mga unang nagbigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan. Wala pong kulay ng kahit anong kulay yon, kundi kulay po ng pagpapaliwanag. Pinadala niyo ba yung mga kasamahan natin o ako lang ang pinadala niyo? Marami po akong pinadala niya. Kasama na po yung asawa ko. Hindi, pero ako, si Senator ba to? Si Senator ba to pinadala niyo ho? Hindi po. So nagtataka lang naman ako ba't niyo ako pinadala dahil para namang hindi ho kayo naniniwala na I support and I will defend to my last breath the right of Muslim women and the right of Filipino women. So, nagtaka lang naman ako. Baka na-miss nyo lang ako, kaya nyo ako pinadalan. Nagtataka lang naman ako kung ba't nyo ako pinadalan. Sabado pa man din. Di man ako, medyo iwas ako ng konting trabaho. Nakita ko, may send ho kayo sa akin ng ganun. Yung na-miss po, totoo yun. Na-miss ka ko yun. Pero... The record show, ang pinakamalasak tawa si Majority Floor Leader. Pero ma'am, apo, pero ma'am Senator, sa totoo po, sa puso ko po, gusto ko lamang pong ibahagi yung mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol po sa kababaihan. Yun po. At tunay din po na marami pong kasabay akong pinadalan niyan. Lahat po ng mahalaga sa buhay ko, pinadalang ko po niyan. So, yun lang naman kasi kaya ko din pinalabas yung video dahil gusto kong maliwanag na maliwanag sa lahat ng kababayan natin na si Pia Cayetano, pinagtatanggol niya ang karapatan ng kababaihan kahit anong relihiyon, kahit anong kulay, kahit matangkad, maliit, mataba, payat. Wala akong pakialam, pinaglalaban ko po ang mga karapatan ng kababaihan. Let's go to the measure, Your Honor. Ako ay nagpapasalamat na sa tulong po ng ating Senate President Miguel Zubiri, meron ho tayong substitute bill na obviously katanggap-tanggap sa ating sponsor, no? Dahil siya nga ho ang nagsulong na ito'y maging substitute measure ho natin. And ang
short title po nito is the act shall be known as the National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Tama ho ba, Mr. President, Mr. Sponsor? Opo, opo. Dalawa po ang hawak ko, pero yung English na lang po ang babasahin ko para ito po yon, ang act declaring the first day of February every year as National Hijab Day. Opo, yun po sana ang pupuntahan po nito sa dulo. Dahil po, inaasahan po natin na yung pong naidagdag ng ating mahal na Ginoong Pangulo at ng ating po mga kasama, eh bilang Pangulo po ako ng cultural communities. Napakalaking hudyat po nun na maisama po sa araw na ito yung pati yung mga sinusuot po ng ating mga katutubo. Isang napakaganda pong mungkahi niyan at panukala. So, sang-ayon po kayo dun sa focus ng bill na ito, that it is the National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments. Sa madaling salita, yung ibang kasuotan ng mga katutubo. Payag po kayo doon? Opo, payag na payag po. At ito po ay sumasang-ayon po sa ating pong pinaglalaban. Nakakatuwa naman pong pakinggan yan dahil yun naman talaga ang pakay natin sa ating interpellation at ang concern natin mula nung umpisa na maraming uri ng diskriminasyon ang nararanasan ng mga kababaihan at gusto lang naman natin na lahat yun ma-address natin, hindi lang isang grupo. So I will read your honors. I will read first the constitutional provision, the explanation of the constitutional provision and a Supreme Court decision that supports this constitutional provision on equal protection of the law. Section 1, paragraph 1 of the Constitution states, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protections of the law. So dun ho ako magfo-focus dun sa no person shall be denied the equal protections of the law. Ano ho ba ang ibig sabihin nun? Ito ho ang ibig sabihin nun. The equal protection of the law clause is against undue favor and individual or class privilege, as well as hostile discrimination or the oppression of inequality. It is not intended to prohibit legislation which is limited either in the object to which it is directed or by territory within which is to operate. It does not demand absolute equality among residents. It merely requires that all persons shall be treated alike under like circumstances and conditions, both as to privilege conferred and liabilities enforced. Doon ho ako magfo-focus. Ang ibig sabihin ng equal protection clause, kailangan lahat ng tao ay pantay ang pagturing sa kanila, ang treatment na ibibigay sa kanila kung similar ang kanilang mga kondisyon sa buhay. Pagdating sa pribilehyo at pagdating sa pahirap na kanilang nararanasan. So pag pinag-usapan natin ang kababaihan, alam natin that certain kinds of women, dahil siguro sa kultura nila, dahil sa relihiyon, sa paniniwala, nagkakaroon ng discrimination. So kaya nga ho natin, kaya ho tayo natutuwa ngayon sa bill na ito dahil na-acknowledge ngayon ang iba-ibat klase ng kababaihan na posibleng ma-discriminate dahil sa kasuutan nila. So hindi lang po kababaihan na Muslim ang may kasuutan na kakaiba. To give an example, dear colleagues, merong mga indigenous people na ang kasuotan ng kababaihan medyo konti lang ang nakatakip sa kanilang dibdib, no? And meron ho akong example na naranasan many years ago. I'm pretty sure maaalala to ni Deputy Minority Floor Leader Risa. Naalala mo, Senator Risa, nagkaroon ng sitwasyon many years ago. Nasa isang mall, pinagbawal na magpasuso ang isang nanay. In fact, there were a number of cases. Pinagbawal dahil daw indecent exposure. But this woman is doing the most natural thing. Alam ko, supportive po kayo sa breastfeeding ng asawa nyo. Also like Senator Angara, Senator Joel, Senator Villar,
very supportive. Ay, and Senator Coco, itong best friend ko sa likod, Senator Bato, eh, hindi ka naman supportive na asawa. Ikaw ay ang nagpapasuso mismo. Ikaw, Senator Loren. I was pointing out the gentleman, Your Honor. But tayo naman, mga breastfeeding mothers, and soon to be Senator Gatchalian. Pause for a moment of reflection, mga kapatid. So, yung point ko is, ngayon na may mga legislators tayo na naiintindihan ang karapatan ng isang bata na sumuso sa nanay at ang nanay ang karapatan niyang magpasuso sa anak niya, hindi kailangan ipilit yung pumasok ka sa restroom, magtago ka, karapatan yon. So, dun ko, syempre, hindi naman sa pang-araw-araw na nakakamit tayo ng mga katutubo, no? Dahil tayo po ay nakatira sa Metropolitan, sa Metropolis, sa Metro Manila. But I use that as an example for everybody to understand that kailangan tanggapin natin kung ano yung mga customs nila at bigyan ng respeto ang bawat isa. So, on that note, idadagdag ko na lang yung Supreme Court case na nagbibigay ng suporta dito sa constitutional provision na ito. At ang binasa ko, yung binasa ko pala is galing sa two Cooley constitutional limitations na madalas ay nasa site sa mga kaso natin. And it's the case of Itchong versus Hernandez, GR number L7995, May 31, 1957. One of the original cases yan, pero inuulit-ulit po yan. Hindi ko nababasahin kasi yun din naman ang mensahe niya na hindi pwedeng iba ang treatment kung similar naman ang sitwasyon ng mga taong nandun sa kalagayan na yun. Majority floor leader, mas malakas po yung tawa nyo kaysa sa boses ko. So, Mr. President, I will continue. I give my support for this measure. Ang final question ko na lang, and sorry, before I go to my final question, I will just read the declaration of policy. The voluntary exercise of religious profession and worship free from coercion or discrimination shall be respected. Yun naman ang alam kong hangad ng ating sponsor and yun din ang hangad natin. This right, everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching. So yun yung pinoprotection natin. Yung karapatan nilang i-manifest yun. Ipakita yun, ipagyabang yun, to bring pride to what they believe in through what they are wearing. And on the contrary, ang gusto ko lang naman din malaman na ang hindi naman ganun ang paniniwala, syempre, pwede rin naman silang magsuot nung sariling gusto nila, basta nagbibigay lang ng respeto dun sa may gustong magsuot ng ganon. And Section 3 then goes on to say that to promote diversity, awareness, and tolerance of religious and cultural beliefs expressed through the wearing of indigenous clothing, head garments, and coverings such as, but not limited to hijab, sinulog, and tapis. So yun, na-capture na natin ang iba-ibang manifestation of one's religious beliefs, cultural beliefs, through the way that they dress and clothe themselves. So my final comment, Your Honors, is that parang hindi ho, napansin ko ho na baka error lang po ito. Kung napansin nyo, ang binasa ko is the short title. Hindi po siya aligned dun sa actual na title ng ating batas. Kasi ang ating batas, ang ating title, hindi ho nasama yung tungkol sa other traditional garments and attire. So may I know from His Honor if in the period of amendment, we are in the period of amendment na pala. Opo. If babaguhin natin ito, kung klaro naman po iyon. Opo, Ginoong Pangulo, at atin pong babaguhin po ang titulo ng ating panukala. So ano na ho yung magiging title and short title? Ito po, declaring February 1 of every year as the National Day for Awareness of the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Yun po ang... Okay. And then po yung Section 1, yan po ay mananatiling short title. Opo.
Okay, if His Honor will permit, kasi we are in the period of amendment, ako na po magbabasa ng amendment kung papayag po kayo, tapos tanggapin nyo na lang po. Sige po. Well, otherwise, you will be talking to yourself. His Honor will be talking to himself dahil siya din ang tatanggap. Ah, sige po. Yes? Ah, okay. Mr. President, there's an anterior amendment. If I may move that our deputy minority leader. Because this is the title, this comes at the very end. I'm sorry. Yes, thank you for pointing it out. Would you like to take the floor? May we ask for the recognition of Senator Risa Ontiveros, Mr. President? Senator Risa Ontiveros recognized. Thank you, Mr. President, to the majority leader and to the gentlelady from Tagigan Pateros. Anterior amendment lamang po, Mr. President, in section 2, line 6, include freedom to have or to adopt a religion or belief of his or her choice, Mr. President. Okay. I so move. Good spot, opo, sir. Opo, tama po. Sir, opo, opo, accept po natin sir, accept. Salamat. Accept. Accepted, amendment is approved. Salamat, good sponsor, Mr. President. And in like manner, same section 2, line 8, his or her religion or belief. I so move, Mr. President. Does the sponsor accept the proposed amendment? Accept po. Salamat. Shukran. Inatanggap po. Maluwalhati. Since the amendment is accepted, the amendment is approved. Shukran. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Mr. President, can we ask Majority Floor Leader, are there any others? If there are none, we can proceed with the title. No more, Mr. President. May we recognize Senator Pia Cayetano, Mr. President? Yes, Senator Pia Cayetano is again recognized. Thank you, Mr. President. So following the discussion, our objective being very clear to cover the rights of anyone to be free from coercion or discrimination and to wear the attire of their choosing to reflect their beliefs and their religion, may I move that the title read as follows. Declaring an act declaring the first day of February or the first day of February of every year as National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. I submit, Your Honor. Is the amendment accepted, Majority? Accept po. Maluluhati pong tinatanggap po. Salamat. Amendment's accepted. On that note, there is no other. I would like to again express my thanks to the Senate President who used his experience and his wisdom in the crafting of the substitute bill because of his own experiences with the Katutubos in his district and the sponsor for working with all of us to come up with a measure that will capture the sentiments of the Senate that all women, regardless of their beliefs, regardless of their religion, would be protected against discrimination in the choice of their clothing and expression of their beliefs. I thank the gentlemen from the bottom of my heart. Thank you. Thank you very much to our distinguished colleague from Taguig, Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. President. There being no other individual amendments, Mr. President, I move to close the period of individual amendments. So move, Mr. President. There be no objection. Period of individual amendments is closed. Mr. President, with the consent of the body, I move that we approve on second reading Senate Bill number 1410 as amended. I so move, Mr. President. There be no objection. Senate Bill number 1410 is hereby approved on second reading. Congratulations to the sponsor and the authors. Thank you, Mr. President. Congratulations to our dear colleague, Senator Robin Hood Padilla. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1410. So move, Mr. President. There be no objection. The motion is approved. And I'd just like to manifest, Your Honors, that I think this version that we passed is a holistic and I would say more encompassing, all-encompassing bill that will protect every individual, including the katutubos, yung IPs, on their right to wear their garments, their right to wear their IP, or to show their IP attire at any point in time without any discrimination. So once again, I congratulate the sponsor, Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Mr. President. We likewise join
the Senate President's statement that this is a holistic approach indeed, and that will not only benefit our Muslim brothers and sisters, but also each and every member of Philippine society. Mr. President, at this juncture, move for a minute suspension, Mr. President. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you, Senglat. Hanggang sa muli. Alam.